Unang-una siguro ang makikita niyo dito na nalilimit yung interaction sa mga members of the family. Imbis na kausap kayo, parang nakasentro ang paghawak sa mga gadgets. So, yun pa lang, kailangan mapagmatsyag ang mga tao na at least pagkakain kayo, wala mo ng cellphone. Yeah. Sige, gawin natin, cellphone, picture niyo na. Picturean niyo na yan. Tapusin sige na lang. Tapusin picture at saka picture tayo pag nasa labas. Pero pagkatapos nun, wala akong sasagot ng phone. Parang ganun. Kailangan talaga din ng disiplina. No? Oo. O kasi naalala ko din, Dok, may nakita rin ako sa social media na nasa teen siya, tapos lalaki, tapos pagkagising niya, parang naalimpungatan. Tapos kahit wala siyang hawak na phone, nagsiscroll siya. Nagsiscroll siya, Dok. Tapos sabi ko, Ano po ba yung mga pwedeng risk ng mga gano'n na to the point na parang nasa addiction na siya? At to the point na kahit hindi naman siya gising, parang half-sleep siya, nagsuscroll siya. Ano po ba yung mga pwede pang mangyari sa mga gano'n, yung mga social media addiction naman? Okay, alam mo, yung iba kumisan nakakalungkot isipin na hindi lang ito yung sabihin natin yung mga gano'ng action or behavior. Mm-hmm. May mga physical illness din na pwedeng kaakibat nito. Siyempre, iba sa magugulat ka, hindi yung sasabihin mo panlalabo ng matay. Pero kumisan yung exposure sa ganito, parang meron tayong mga tinatawag na mga silent seizures. So, ibig sabihin, pwede kang magkaroon ng epileptic seizure dahil sa flashing of lights or sa paggamit ng mga cellphone. Mm-hmm. Tapos, ang mga kamay, meron yung tinatawag natin, ito, ginagamit lang ito, yung athletes na mga syndrome, yung mga tinatawag na carpal tunnel syndrome, wherein yung sa kakahawak ng cellphone, nanigas na siya ganito. Ngayon sa atin, siyempre, pwede masama sa hihingan. Pero umaabot yun sa punto na nakaganto. Naalala ko kasi meron akong isang nurse doon. Sabi ko, paano tinitreat ang carpal tunnel sa Egypt? Kasi dito nga, hirap eh. Kasi kailangan minamasahe talaga. Sa kanila, inooperahan yan eh. Para talaga dito. Diyos ko, dito ba naman eh. Lahat ng tao, walang pinipiling social status yan eh. Magpapa-opera pa ba naman na gano'n? Talagang hirap na lang. Hayaan talaga. Kaya iba, gano'n. Masakit talaga siya. Tapos, hindi lang yun. So, isipin nyo, no? Ang pinag-usapan natin, katawan pa lang. Okay. Paano yung sa pag-iisip? Paano kung magkaroon ng anxiety? Yung iba, maabot sa punto na pag nagkaroon ng anxiety, galit na galit sa cellphone, binabato ang cellphone. Naninira ng laptop. Okay. Okay. So, pagdating sa ganun, anong sasabihin? May depresya ka na, sasabihin. Mm-hmm. Lalong magagalit yung bata. Mm-hmm. Tapos hindi mo alam ang gagawin bilang magulang, ipapasa mo sa isang mental health professional. Mm-hmm. Tapos iinom ng gamot, parang ganun. In the first place, kung ikaw bilang magulang gumawa ka ng paraan na limit mm-hmm. yung paggamit nito at naging mindful ka na baka pwedeng magkaroon talaga ng impulse control disorder itong anak ko, syempre, ililimit mo na yun. At saka talagang, alam mo yung parang siguro chine-check mo, lalo na kung bata pa, limited yung apps. Kasi, pwede niyang gamitin. Ako naman, iniisip ko rin, kayo, kung may mga kapatid din kayo at may kakayahan kayong bumili na iregaluhan yung mga kapatid nyo, siguro naman hindi niya ibibili ng yung mga halagang 50 to 90,000 na telepono yan. Mm-hmm. Diba? Parang, go to the basic. Mm-hmm. Parang ganun. Look, question lang, no? Kasi may mga issues kasi ngayon, like parang mga nababasa ko. Pero yun yung madalas na hinahide ko na lang, Dok, kasi parang feeling ko nakaka-affect siya sa akin negatively. Pero hindi ko sure kung anong effect nito sa mga gumagawa. Like yung mga, kunwari, Dok, merong news about breakup ng ganitong mga kilalang personality. Tapos ang daming comments ng mga tao. Tapos merong nag-post itong celebrity, parang naiinis siya kasi yung comments ng mga tao, parang naka-apekto din dun sa relationship nila. Yung parang dami kasi nakisaw-saw. So parang, ano po ba yung pwede nyo pong masabi dun sa mga nasa social media na ang daming sinasabi, lagi nagko-comment lang nung nagko-comment, Dok. Parang hindi naman nag-iisip, parang kung ano ba yung mararamdaman. Ginawa na lang nilang community nila yun ng parang chikahan, ganun, Dok. Okay, una-una, yun yung mahirap. Kasi although ang ganda para sabihin natin na ang mga social media platforms na to is a way for you to be able to express opinions. Mm. Pero yung iba kasi parang may masabi lang. Of which, hindi nila naiisip na parang you are already parang doing a thing na is this cyberbullying? Mm-hmm.
basically, it's cyberbullying. Unfortunately, hindi nila naisip na yun ang ginagawa nila. Mm. So talagang siguro kung napapaigting natin yung pagkakataon na ito maidemanda pero napakahirap na gawin yun, talagang ikaw din mismo, parang siguro it's about time na ma-realize din na ng mga magulang, kasi kumisa yung magulang nag-express din ng hindi maganda tungkol dito. Especially sa mga ano, yung mga ngayon, ang trend parang pinag-uusapan puro about breakups. Mm-hmm. Puro pagiging heartbroken. So sometimes ikaw bilang may mga pagkakataon eh, na yung pagiging fan mo sa mga ganitong ano, nai-impluwensya ka rin. Na baka mamaya ganito yung mangyari sa akin. Baka mamaya ganito. Ay, hindi pa pwede. Kailangan express ko yung nasasabi kong ganito. Yun yung nakakalungkot. Mm-hmm. And then, kumisan, umaabot din sa punto na syempre, ikaw kilala mo yung tao na yung ganon. Gustong-gusto mo na talagang ano sabihin, hindi yan totoo. Mm-hmm. Kaya lang, ayaw mo lang na lumaki siya. Pero yung iba, napaka sabihin na natin, magaling mag-express, gusto nila talaga sabihin kung ano yung nasasabi na, dire-diretso na nasasabi. Kaso, eto na, intayin mo na yung basher mo. Mm-hmm. Diba? Eventually, may basher ka ron eh.